Ayan guys, isang magandang hapon, mapagpalang hapon sa ating lahat at ipapasyal ko kayo ngayon dito sa may isang healing garden ng ating kakilala na kung saan isa rin tayong naging pasyente at napagaling ni ate. Samahan niyo ako kasi medyo malawak itong kanyang healing garden at kasalukuyan ng gagamot po sa ngayon. Magkikita niyo mamaya. Ayan, samahan niyo lang ako. So ito na guys, ayan yung mga pasyente na galing na po nagpagamot. Ito sa healing garden ni Tita Villar, ate Tita Villar. Pero bago tayo pupunta doon, punta muna tayo dito sa may sa kanyang grotto, sa grotto na ginawa ng mga nagamot, mga naging pasyente at mga naging may puso na mababait para magawa itong healing garden ni Ma'am Tita Villar. So, meron siya dito grotto at pinaalam natin sa kanya at gusto naman niya na i-vlog itong kanyang healing garden. So, dito tayo nagpre-pray. And at the same time, gaya ng sabi ko kanina, na tayo mismo ay nagamot. Tayo po mismo ang ebidensya. Kasi 2 years po tayo naging, ayun, may sakit na ang daming doktor na pinuntahan natin. Pero, ayun, 3 doktor po pala. 3 magkakaiba. Pero, puro related sa ating naging sakit. At, hindi po tayo nagamot. Tapos, one time, yun, meron din po siya dito. Meron din po siya ditong wishing well. Pwede tayo dito mag-wish kung ano ang ating ano. Itong part na to, andito pa tayo na yun noon. Kasama tayong gumawa dito. Last year po. So ito ang kanyang wishing well. Ayan, maraming tao ang nakapila na magpapagamot. So, again, gaya ng sabi ko, tayo mismo ay naging pasyente at nagamot na rin po tayo. Malakas na tayo, wala nang sakit, wala nang nararamdaman. Yun, ang daming pasyente po. Yun, dito sa may, ano, doon sa may wishing well, ito yung kanyang inuposo, doon galing yung tubig. Pwede tayo dito kumuha ng mag-igib para pa-bless kay Ma'am Tita. So, ayan. Yung building pala doon sa kabila, ayun. Ayun po, ayun. Dati, wala yan. Pero nang dahil sa pagkakaisa ng mga membro, so, ayun, nagawa po itong building. Ayan po, CR. Ayan po ang building. Bale, kinonvert na po itong association ng mga nagamot, mga membro. Babalik tayo doon sa may, ano, ipakita natin, babasa natin yung mga officers ng organization. Sali po tayo, tayo ang representative ng kalanasan. So, ang president po nila, yung mismong nanggagamot, tas ang vice, MD Santiago. Tapos, ang ating secretary, Merbeli Sarawis. At financial, may financial secretary pa tayo, si Ma'am Crisanta Lawat. Tapos treasurer Teresa, yan babasahin na rin, Teresa Gamyao. Auditor Rosalinda Santiago. PIO Arnold Kigaw. Tapos may mga representative sa mga iba't ibang lugar. We have here from Claveria, Leticia Burigsay. Sa may Gataran, Cagayan, Arlene Valyesa. Sa Abulog, Leia E. Pablo. Tayo naman ang kalanasan. Galiardo Ignacio TV. Sa Tumog, Lucrecia Pilar. Tapos Poblacion Putol dyan, Soriano. May mga sentinel pa tayo. Sila Pio Gamyao, Noriel Gamyao, and Ilarde Agmata.
So, yun yung mga officers. Pupunta na tayo doon mismo sa may, ano, sa may pinanggagamutan ng ating mahal na Ma'am Tita Villar. So, ito dati wala pa ito. Pero nang dahil sa pagkakaisa nga po, na gaya ng sinasabi ko, itong mga kiosk, lahat na nakikita nyo dito, puro donation at kusang pagtatrabaho. Pero yung mga kaya naman na bayaran, may konting binabayad po ang association. Yun nga lang po, eh medyo hindi siya masyadong angkop, pero okay lang po kasi voluntarism pa rin ang pinaka gusto ng mga membro. Ayan yung mga pasyente na from Gonzaga, Cagayan. Tapos na po silang nagamot. Kasabayan nitong ating sinamahang pasyente. So, ito. Paakyat na po tayo dito sa may kung saan siya nang gagamot. Dati po doon sa baba, pero nang dahil sa mas okay na dito at mas dumami po ang pasyente, gaya nakikita nyo kanina, dumami, trumiple po ang naging pasyente ni Ma'am Tita. So siguro itong ano na to, itong kubo na to, gawin ding paggamutan pag sakali mas marami pa ang pasyente. So ayan guys, yan ang dami pa rin nakapilang mga pasyente dito sa kanyang kaharian. Yan sila ma'am Lawat po, ang ating financial secretary ng ating association. Tapos yung mga nakikita nyo guys, puro mga pasyente. Andun din po si Sir Batara Lawat, ang ating NCIP representative ng province of Papayaw. Yun, naka-green. Tapos at the same time, siya po ang advisor nitong ating association. United. Anong meaning na ma'am? Di Uliya? Unified. Livelihood, Life care. So ayun, Uliya po, Unified Life Care Association ang nabuong grupo, na ang pinaka main objective ay hindi lang sa health, kundi ang isang tawag nito, pag-provide ng konting employment sa mga member. Ayun, adupay, ang dami pang pasyente, super dami. Dati po talagang nag-iisa, tatlo ganun, pero nang dahil sa tayo mismo ay nagamot, nakapag-invite na rin pa tayo ng isang kumpare natin, andyan po nakapila siya. So yan, itaan natin ito, itong corona. Ayan guys, dito na tayo mismo sa may, ano, kay Ma'am Tita. Ayan, ang dami po, ang daming pasyente po. Hello daw sabi ni Ma'am. Ayan po si Ma'am Tita, tapos yung mga kanyang mga alagad. So welcome po. Car in need. This has a fracture.
So lahat po ng mga nababali ayan yung luti. Tapos tayo mismo kasi yung ebidensya na naging pasyente tayo ng almost, naging may sakit tayo pala ng almost 2 years, tapos nagambot na ngayon, malakas na tayo ngayon, wala na po yung super sakit sa ating katawan. So, guys,